Ito ang bayan ng Antequera, isang fourth-class municipality sa lalawigan ng Bohol. Kung di pa obvious sa music, ito ay project video ng Center for Disaster Preparedness. Sino sila? Sila ang nag-hire sa akin mag-VO dito. Para di ka antokin sa panonood. Wait lang, bakit mo ba pinapanood ito? Di ka pa nakakapag-Bohol, no? Astig ng title! Tatlong taon na mula nang tumama ang 7.2 magnitude earthquake na nakaapekto sa 21 barangay ng Antequera. Maraming bahay ang mga nasira dito nung nagkalindol na 7.2. May kapitbahay din kaming namatay. Grabe talaga yung takot na nangyari sa mga taong nakaranas ng lindol na hindi nila maintindihan kung paano makaahon. Tapos yung mga pananim, yun din, nasisira. Kasi bumibiak yung mga lupa at saka yung mga iba naman, nadagana naman ang mga malalaking mga puno. So yun namang aming pamumuhay na epektuhan dahil wala nang kita sila, yung mga tao, yun lang ang inaasahan namin dito sa aming pamumuhay. At dito na nga pumapasok ang CDP at magsisimula na ang paglalakbay tungo sa katatagan at kaunlaran. Tapikin ng katabi at sarili, sabihin, "Hoy! Gising!" Pagkatapos ng mga ilang araw, pumasok yung CDP dito, umapit sa akin na nag-offer sila ng tulong. Kaya nag-endorse ako ng dalawang barangay. So in-assist nila yung barangay Santo Rosario at saka barangay Mag-aso. Sa pakikipagtulungan ng American Jewish Joint Distribution Committee o JDC, nagkaroon ng proyekto sa dalawang barangay na nabanggit upang tulungan silang makaahon mula sa pinsala ng lindol. Nakabangon kami kasi ang CDP pumunta nakauna dito. Nagsasanay nga kami dito. Yung pag-trine na ng lindol, kung papaano, para malaman kung anong kailangan ng mga tao, masifty rin sila. Naalala ni ate ang mga gawain sa unang bahagi ng proyekto ng CDP at JDC na may kinalaman sa capacity development sa community-based disaster risk reduction and management. Hindi mawala ng takot kung mayroong mangyaring trahedya, ganun, kasi mayroon atong mga seminar o training. Tapos, kinabahan ako. Okay, ate. Sige, relax ka muna dyan. Bawas-bawasan ng kape, ha? Isa din kasi sa mga naging component ng proyekto ay ang psychosocial support service. I'm sure nakapunta na si ate dun. Mukhang hindi lang talaga siya sanay sa camera. Nagkaroon ng dalawang barangay na mga pagsasanay sa sustainable agriculture practices gamit ang approach ng organic farming. Nakapagbuo ng isang farmers association sa bawat barangay na siyang nanguna sa pag-setup at pamamahala ng demo farm kung saan sila ay natuto ng organic na pamamaraan ng pagtatanim ng gulay at pag-aalaga ng mga baboy at manok. Isa na itong si Ate Jocelyn sa mga nagdala ng natutunan niya sa demo farm patungo sa sarili niyang bakuran. Ang natutunan ko ito, yung paggawa ng mga organic, tapos parang pang sarili namin, nga hindi makasira sa sarili namin. Talagang makakatulong sa bawat pamilya na panghabang buhay na pwede namin mapagkuna ng kita, may pamana din sa mga sa mga kabataan, sa mga anak. Nakaisip din ang dalawang barangay ng alternatibong pangkabuhayan at tinulungan silang mabuo ang organisasyon at mairehistro ito sa DOLE. Gayon din ay nagkaroon ng formal training sa cooperative management. Unang-una, nag-isip muna kung yung mga material, yung pwedeng madaling makuhang mga material dito sa barangay. Yung unang naisip namin na marami man ang mga kanyugan, so pwedeng yung coco shell, kung yung pwedeng magawang produkto ng coco shell. Kami yung parang naisip namin yung makatulong din para sa
Yung parang friendly environment eh. Ate, baka environmental friendly? Environmental friendly. Ulit? Environmental friendly. Very good! So ang mag-aso ngayon ay may Mag-aso Organic Farmers Association and Livelihood Organization at kasalukuyang pinapalakas ang charcoal briquette production. Eh ang Santo Rosario naman kaya? Binigyan kami ng mga pamuhunan, yung baboy at saka ito, tindahan. Yes! Isang co-op store! Kesa nga namang lumabas pa ng barangay ang mga tao rito upang bumili ng mga pangunahing pangangailangan, eh mainam na may tindahang pwedeng pangpagkakitaan ng mga miyembro ng SOFA o Santo Rosario Organic Farmers Association. Marami pa ang nais naming ibida sa inyo sa dalawang taong paglalakbay ng proyekto. Mababasa niyo ang ilan sa mga ito sa IEC materials na ilalabas ng CDP. Papasalamat din ako kasi kita ko yung mga tao, resilient na sila doon. Ngayon, mayroon na silang project doon sa mga organic na farming. Masustain nila yon. O mga ate, si Butihing Mayor na nagsabi sa atin ha. Dapat natin tong ipagpatuloy. Ang proyekto bilang ito ay bahagi ng recovery and rehab para sa mga survivors ng lindol ay naglalayon na mabigyan ng kakayanan ang ating mga magsasaka para sa tuloy-tuloy na kabuhayan at syempre yung pang-araw-araw na consumption nila kaya na-introduce yung sustainable agriculture. Maipagpatuloy ito sa pamamagitan ng pagkakaisa siguro ng organisasyon. Kailangan ng tiyaga, sipag para yung ibinigay nilang tulong sa amin lalo gumanda at yung pinapangarap ng mga miyembro ay makamit balang araw. Ang CDP ang natira. Yun ang una, yun din ang huli na hindi sila umaalis. Actually, aalis na rin po kami. Kaya kayo may video. Pero kayo naman ay nananatili at nananatili pa sa puso ng CDP. At naniniwala kami na ang Barangay Mag-aso at Santo Rosario ay mas handa, matatag at maunlad. Salamat at saludo kami sa inyo. Sa ngalan ng mga opisyales sa Antequera, salamat ako sa mga tauhan ng CDP na nagbigay sila ng tulong sa amin. Wala pong anuman. Asa na nga ba pala si Ate Jocelyn? Huwag mong pansinin yung camera. Kanaway camera. Ay, ambot.